Farmer, mukhang may humuho, may humihila, oh, oh, oh. Kita niyo po ba? May humihila. Hindi tilapia 'to. Laki ng paen ko eh. Uy, uy. Hanggang doon lang po tayo. Magandang morning. Ayan, magandang buhay po. Ano, samahan niyo po muna ako na bumili ng kamatis. Yung pangtanim po ni Charlie kasi half day lang po ngayon yung agri supply. At yun, tatakbo pa rin ako siyempre sa farm kasi may order po tayo ng lechon. So ayan, medyo na late na ako ng gising. Pero ganun pa man, luto kasi dahil ng lechon sauce. Mapuyat na naman tayo. O ayan po mga, takbo lang po muna natin yung ano, buto. Dalawang lata daw. Sabi ko nga kay Charlie, baka ako kasi ang tag-ulan naman po ng, ibig sabihin hanggang tag-ulan, kung December umuulan-ulan pa. So ang problema kasi sa bundok, yung patubig po, syempre kailangan din po ng tubig ng kamatis. Pero sa tingin ko kako, ako ipopropose po sa kanya kung may malilinis pa siyang iba in the middle of ano, in the middle of tomato planting, yung first ano namin, first cropping, ay magpahabol sana siya para din po sa kanya yon, ano, sa tingin ko, para at least po kung hindi man tamaan yung magandang presyo sa unang cropping, baka sa second tamaan niya, so may pangbawi po, no, kahit isang lata lang. Eh yun po, ipopropose ko sa kanya. Ang bilis lang po ng kamatis, once na nag-ano yan, ilang pitasan lang, wala na, puro reject na po yung makukuha mo. So ang ipopropose ko sa kanya, actually nakausap ko na po siya kahapon, titingnan niya daw. So, mas maganda po kung ganun, para at least baga hindi ka lang sumusugal sa isang pagkakataon, meron ka pang pasunod, para at least mayroon namang panghabol kung sakali man na hindi matamaan yung magandang presyo. Kasi alam ko December, kasi after ano na yun, katapusan na ng mga typhoon season. So kung madiskarte ka, mahal talaga ang kamatis sa time na yan, mga farmer. So yan, bili mo muna tayo kamatis. Ha? Dalawa. Ano? Eh na ano ko, alis na pala bukas yun, madaling araw. Kaya kailangan, half day lang kayo ngayon, di ba? Oo. Oo. Kaya nagmadali na ako eh. Yes. Ilang hektarya na kaya mataniman ito? Ano na ang buto nito? 8,250. 75. Dalawa. 8,000. Sa isang kamatis, sabihin mo ng 1 kilo. Tama ba? Puno. Hindi naman. Ito, magumungan ba na 1 kilo? More than siguro, no? Kung maganda. Oo, oh, meron. Hindi lang. O, dalawa. Ito talaga yung bunga. Oh, sabihin mo dalawa. 8,000 times 2. 16,000 kilos. Oh. Divided by 20. 16,000. Ah. Mahina na. 1,000 divided by 20. 800 na kaing. Oh. Times. Oh, pwede na. Pwede na. Sabihin mo ano, 500 na lang kung pagka ano naman, di ba? Ganun ang presyo, 300, 500. Okay na siguro, baka kahit ano, hindi naman malugi siguro. Ito lang. Ah, okay. Gamot. Magkano yan? Di pa naman siguro kailangan ng gamot, no? Ay, hindi naman. Ano sa yan? Magkano kasi isang lata? Kasi maintenance mo ng ano, gamot. Ah, may gamot pa ba yan? Oo. Oh, oh. Anong pang-maintain yan? Kahit Magnum, bro, dan yun. Malatay. Pang para hindi kakainin, o nga, no? Pag tumubo na. Oh, yung maliit lang siguro, no? Oo, oh, pwede na, bro, dan. Para ibudbud doon sa paligid. Magkano po kasi? Ito. 1, 2, 3, 4, 7. Sabi, no? Buto lang. Laki ng kinikita ni East West, ano? Oo. Oh, ahakot ng langgam. Or one. Wala din. Kailangan pag napunla na, spray mo na kagad ng gamot. 1, 2, 3, 4, 5. Tama ba? 2,000. 8,000. 4,000. 5,000. Lista na natin yan.
Kasama na po yung ano na, yung gamot. Sinama niya na. Nga naman, baka langgamin lang ano. Oo. Ganun talaga yung nasukot. Pagkula. Hindi kasi sinabi ni Charlie po eh. Ito ba? Ano ba to? Ang mulch. Wala kayo ng ano? Poly. Di ba bumili ka na nito? Hindi, mulching pala yan. Naghanap ako ng plastic para sa flooring. Wala ka po. Sa mga polster yun. Oo. Anong gagawin mo sa second floor? Oo, oh, pang mami mo, brother. Ay, thank you. Ano, may pang mami naman siya, di ba? Ayan na. Ay, magmamadali. May order ako na lichon. Ha? May pick up akong apat. O, ayan. Babatiin mo yung thank mga you. Kaibigan mo dyan. Pinabati ko mga kaibigan ko sa San Juan Banyo. Taga Banyo ka ba? Yes! Asawa ko lang dito sa Plaza Luma. Ah, saan sa Banyo? Rooksay! Ah, malayo kasi. Hindi. Saan sa Puruksay? Sa likod ng school? Sa likod ng school. Tapos yung Skinita. Doon ako. Yan, sa may malapit kina Gaygay. O, kay Gaygay. Alam ko yung bahay na Gaygay. Yung papasok na Skinitan dito. Ay, maluwag. Oo. Malapit doon sa may nagtitinda ng isda. Papa, sa gitna, sa may vulcanizing ang labas. Oo, doon. Doon yung kano. Ayun pala mga ka-farmer. Banyo pala to. Okay. Yan, nandito po tayo sa Palay. Tingnan natin, ito talagang part na to, oh. Medyo hindi namin na-control ang damo. Yan, tingnan po natin. Kasi mag-ano na po tayo. Tatap dress na. Matataas yung ano natin. Palay. Ito yung mas madamo. Ito yung konti. Pero mukhang may insekto. Ano daw, mag-ano po kami, mag... Lalagay kami ng pang-insekto, mag-spray after ano, after nung top dress. Ay, lumabas na rin po yung mga pailan-ilan pero hindi gaanong madamo. Ay, medyo may madamo doon, no. Ito may ano, may kumakain pero hindi naman ganun ka ano, kailangan na pong ano, baka anong araw kaya ito pwede. Schedule namin ni Nikki. Si Nikki po kasi ang naasahan natin dito sa Palay, so maglalagay tayo ng top dress. Yung top dress po yun na yung pinakahuling fertilizer na ibibigay natin sa ating Palay bago po sila magbuntis. Kumbaga yung ano, yung paggagatas para po magbunga na. So, ayan. Ikutan natin. Parehas lang po ang itsura. Ayan, mas marami ditong ganito. Ito, yung mga ganyan. Kabila. Ito yung kabila. Ayan. Ito naman yung sa atin. Ayan, may damo doon. Talagang mahirap, ano. Hirap po kontrolin talaga yung damo. Pero hindi ganun ka ano, compare daw sa last na nagano dito is talagang napakarami. Sabi nga ni Popoy, "Wah, ang ganda ngayon. Walang ganong damo," sabi nila. So, ayun naman. Okay naman po. Hanggang saan ba? Hindi ko kabisado 'yun, hanggang doon. Yan, mukhang ano na to, mukhang sa asais ay mag 2 months na. So 50 to 55 days after sabog, kailangan na pong maglagay ng huling abono para makompleto na natin. More on potassium na po ang ibibigay natin. Pero ganun pa man, mayroon talaga ang insecti. Ayan, yung mga yan, oh, yung orange na yan, insekto po yan. Ginanyan natin. Ayun, marami. Yan, hanggang doon lang po tayo. Silipin natin tong kabila. Yung kay Konsihal.
Taong na lang tayo dito ng 3 araw. Pag ulan naman daw po, konti lang talaga ang ani. Yun naman ang kanilang experience. Sinasabi nila lagi. Yun, ganun din pala itsura. Marami din ano, insekto. Sa tag-ulan daw po, marami talaga ang kalaban. Yun lang ang kanilang sinasabi. Kasi dapat sabay-sabay talaga. Mag-i-spray po ng pang-insekto sabay-sabay. Kasi pag ang mangyayari niyan, mag-i-spray tayo. Ito, hindi nag-spray. Lilipat lang. And then, after wala nang bisa, tatalo na naman po yung, ano, yung insekto sa isayo. Babalik din. Pero magpapa-spray din. Meron po akong ano doon, binili. Ito, ang taas oh. Galing ah. Mataas palay. Iba-iba po ang taas ng palay. Tapos ang naitanim pa po natin ay 216. Sabi nung ano ng taga-agri, kaibigan natin, mahina daw ang ani ng 216 sa tag-ulan. O ayun po ang ating aabangan. Pero ganun pa man, okay lang yan kasi first time naman eh. May maaani at maaani naman po siguro tayo. At sasapat naman sa pagkain natin. Pagkain ng mga tropa. Ayan. Maambon-ambon. Maraming ano, insekto. Oo, ngayon po ay Sunday. Wala yung mga tropa. Hindi kumasama si Nikki. Yung birthday ng kanyang kumpare. Kanina. So, alam na dis. Maraming ano, maraming langgam. Kung pinatay nila yung tubig, walang patubig sa ano, pero mayroon naman. Ayan, may, pero yung tubig doon medyo humina. Ayan, tapos subukan nating ibigay na kay Charlie yung mga binhi na binili natin kanina. Wala daw kaninang umaga, sumilip lang. So tingnan natin kung naan doon. Tapos try natin nga mamingwit ng hito. Nakita ko yung pamingwit doon. Hindi mo kanit yung ilas ko dito dahil ito yung medyo malambot na parte. Ayan. Dito okay naman, wala namang gaanong damo. Compare po dito, mas maganda naman yung sa atin. Kaya lang eh, ganun pa man, mayroon pa ding mga nakasilip-silip. Mahirap daw talaga kontrolin pagka sabog. Ano? Pero maganda, maganda naman po. Ayan, balik tayo. Pero ito talaga oh. Marami. Hindi ko alam kung inispray naman iniki siguro to. Bakit itong taas lang ang talagang madamo? Parang hindi sa atin ito eh. Ito. Marami pong damo. Ayun, lalo nito no. Yan, balik po tayo sa farm. Try natin hintayin si Charlie. Yan no. Ano na? Kailangan na naman ng medyo ano po yung ano, bumubula yung tubig. Hindi magandang sinyalis yan. Pero pag umulan naman po ng malakas, ayun, ito pala natin na ayos yung ano. So ayan, subukan po natin. Meron akong atay dyan ng baboy. Ipapain. Iwanan natin. Ikli na pala na ito. Meron kasi ito ni kuya ko. Ano? Mingwit din po siya. Baka sakali. Malay nyo, biglang hilahin ano? Ano na po? Anong oras na bang yun?
515. Pero mayroon pa naman sigurong hito talaga. Kaya lang, hirap po talagang hulihin. Ngayon, magugulat na lang po tayo. Napakalaki na siguro niyan. Ayan. Hoping tayo na sana ay may kumagat. Dami po kasing maliliit na isda. Talagang busog sila. Ngayon, kung hindi, iwan na lang natin. Tatali natin dito sa puno ng malunggay. Tsambahan na lang po ngayon makahuli ng hito. So, kung gusto talagang makahuli, kailangan karirin talaga. At tingin ko kailangan talagang pagtuunan ng pansin. Hindi na po kagaya ng dati na pag ibinato natin hintay lang tayo ng ilang ano, may mahuhuli na. Wala na talaga. Kailangan din pong magpatubig pala. Yan, bukas busy na naman tayo sa ating construction at abangan natin ang tatay ni Romy. Kaya lang, yun nga, si Puroy daw ay may ano po, may ayusing national ID. So, lumpo na naman tayo. Sana silang tatlo ang sabay-sabay mag-aasinta. Kahit papano ay mapapabilis. Habang wala pa pong typhoon season, ano? Sabihin na natin na ulan-ulan lang, kahit papano may natatrabaho, kahit half day. Pero, ayun nga, kung abutin tayo ng typhoon season, talagang tagal-tagal, ano? Araw, aanuhin natin na talagang umuulan. Yun po ang iniiwasan natin na yun nga sana baka, yun o, kita nyo yun mga ka-farmer? Yun ang hito. Ang lakas. Siguro may kinain na ano, tilapia. Oh, ewan ko, hindi ko nakakuhanan. Ang lakas ng tilampsik. Halika dito. Or baka dalag na. Pwede din pong dalag. Kasi 1 year na po ito eh. May dalag na yan. Maganda pong pain sa dalag, tilapia. Wala talaga. Atay na ng baboy yung pinain natin eh. Pwede din pong dalag. Kasi ang dalaga ay snapper. Talagang ano siya, abangers. Ayan si Iko. Relax, relax na lang ha. Gulat ako dun ah. Hindi siguro yung nakita ni Nikki na malaking splash ng ano. Hindi po tilapia yun kasi humampas ang buntot eh. Stay pa ako ng mga 10 minutes mga farmer kung talagang wala. I-prepare tayo ng magandang ano. Iisipan natin ng maigi kung paano makakahuli ng hito. Farmer, mukhang may humihila oh. Oh, oh. Kita niyo po ba? May humihila. Hindi tilapia 'to. Laki ng paing ko eh. Uy, uy. Saan kaya? Ako dinala.
Hinila eh. Nawala. Ano balikan? Sayang, sayang. Sa ano yun namin, sa kaibigan namin yun. Samahan namin doon yung nagkano ng uling doon. Uling? O sige, si ano magkano yun? 25 times 25. Oy, 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 ayun na naman. Oy, oy, oy. Uy. Uy. Alis kaya ko. Uli doon. Mahok ko ito, yari siya. Hoy, hoy. Ay, huli. Huli. Huli, huli. Teka, teka. Teka. Hindi ko mag-video. Ay, ang bihira oh. Andiyan lang yan. Ano yun eh? Akala ko na, hook ko na eh. Bigat na eh, no? Mm. 6250. Mm, 6250. Padala mo na lang. Kung dumating yung may-ari, mamaya ko ya kahit diyan. Oh, dali namin diyan. Oh. Mamaya. Basta na muna na sa bayan-bayan. Doon. Oh, bye. Kahit naman anong oras. Gusto mo alas 10 ng gabi, tatukin mo ako doon, gising pa ako. O alas 11. Ang sayang hito. Ito yung laki. Ade, yung ito. Malaki na yung ito niya. Kanina, hinila na ng ganun. Akala ko na-hook na. Malaki kasi yung pain eh. Hindi, siguro hindi na... Puso. Oo. Malaki yung pain ko eh. Anong pain mo kaya? Atay ng baboy. Linuto ko pa kagabi. Pagkain sa aso. Sabi ko subukan ko. Baka na, ano, nakakarang yung tulis niya. Oo. Dapat medyo maliit. Hinila eh. Malumana yung ano niya. Malumanay lang yung pagkaka... Ano. Andyan lang yan. Sayang, sayang, sayang. Pero at least po. Andyan. Ayan oh. Ayan po mga ka-farmer. Mukhang inaano na naman tayo. Naramdaman ko bigla yung ano eh. At least. Pero ito oh. Medyo kinakagat-kagat na naman. Hinila kanina, malakas. Kaya lang hindi na tsambahan. Sayang. Babalikan, babalikan niya. Mabango kasi siguro yung atay. Sarap pa naman ang pakiramdam. Excited ako bigla eh. Ayang wala naman. Wala pa. Lumaban na eh. Na lang po natin uli pagka kinagat. Yan, bigla pong dumiretso na naman ang ating tansi. Hindi ko alam kung ano ang kumakain, pwedeng tilapia, pero kanina iba po yung lakas nung pagkakakabig niya. Talagang mabigat. Hindi lang nahook talaga, sayang. Iisip ko baka pagong. Pero hindi din naman eh. Wala din ako gaano nakikitang pagong eh. Pwede rin pong pagong.
naman. Yan, better luck next time na lang. At wala talaga. Si Papa yung tumambay na rin sa akin, nagana ng swerte. Pero sayang, kanina dalawa lang po yun. Kung ang humila ay hindi hito, mabigat po eh. Kung hindi hito, baka pagong. Pero sa tingin ko hito kasi lumalaban ng ganun eh. Kaya lang hindi po na-hook talaga. So ayan, anyway, better luck next time po tayo. Hahanap tayo ng ibang paraan kung paano sila mahuhuli at makita talaga kung gaano na kalaki. Ayan, at bukas abangan nyo na ulit ang aming adventure. Baka mag-abono po muna kami kasi kailangan na pong abonohan yung ating palay. Ayan, hanggang dito na lang po at magandang buhay.